Nakabahagis mo ng tubig. Ano ba? Tingnan mo na yung pag-arte mo, lalo na nanonood. Ano mo pag-arte? Pag-arte? Eh, kunwari ka pa na concerned ka sa akin. Eh, alam ko naman patagong pinagtatawanan mo. Grabe ka niyo. Ako na nga lang yung gusto nang mamalas sa akin sa'yo. Gaganyan niyo ba? Wala kang kilig-kili, Erica. Basang-basa na ako. Bawat kilos mo, kalkula. You know, every little movie maker leads up to some twisted scheme that you've thought of. Yung may ginagawa ko na ito, para sa kapakanan mo. Ay, dinaasahan ko yung agang umuwi, ah. Tamang-tama pinagluto ko yung favorite mo, ng beef steak. Ano ba si Mama? Andun sa kwarto niya, maghahapon na nakakulong. Alam mo, tumawag siya sa akin. Nasabi niya na takot daw siya. Bakit naman? Because she insists that you want to hurt her. Ako pa? Ayun nga eh. Ang sinasabi niya kasi, nagpunta ka sa kwarto niya, hindi dahil binabangon siya. Kaya rin siya nagsisigaw dahil sa takot sa'yo. Nandito ako, para kampihan lang. Pero kung gusto mong magaling at magtapang-tapangan at labanan si Judith na mag-isa, which alam naman natin lahat na lalamunin kanya ng buhay, o di bahala ka. Tignan natin kung ano mapapalabo. Look, I went there to apologize to her, pero natutulog siya. Oh, siyempre, ibang version niya sa'yo at siyang paniniwalaan mo, di ba? Kaya, ano si Mama matanda na yun? Kaya nga ako, oo lang ako ng oo eh. Eh, kaya nga namimihasa yung nanay mo eh. Mama, kaya nga na nga. Matanda na yun, tsaka may sakit. Please, pagkaya mo lang. Huwag mo na sa ating pagmamahal. Pareho naman kayo matimbang sa puso ko eh. So please, okay? Okay. Tara, kain na tayo. Halika. Isa akong lalaki minahal dati. Minahal ko siya ng labis-labis. Siya si Federico Gonzalez. Si Federico? Alam ko na isa siya sa mga empleyado mo. Noong una, akala ko mahal niya ako, pero hindi pala. May iba siyang pinakasalan. Si Lisa. Yung dati naming program host. Pinakasalan siya ni Federico. Pero siguro, alam mo naman kung ano nangyari sa kanya, di ba? May pumatay sa kanya. Nakulong ako ng halos 20 taon dahil sa isa. Ikaw? Kung mapapaliwanag ako, sasabihin ko sa iyo yung setup ng lahat. Naniniwala ka ba sa akin? Erica? Ikaw ba ang FC ng segment ni Nicole Gonzalez? Opo. Pinapreview ko na po ngayon yung footage. Give me that tape. I'm taking over. Kala ng Nicole na yan, makakalampas siya sa ginawa niya sa akin. Tingnan natin kung saan siya pupulutin when I'm done with it. Nakakabang ang kanina. Hindi ko talaga alam yung nagay ko. Buti na lang. Buti na lang mag-prepare. Nicole. Parang gusto kayang pinaplano niya, Miss Judy. Ang totoo niyan kasi, hindi ka rin naman kasundo yung Nicole na yan. Paano ilang ulit na rin ako tinapak-tapakan niya at sinasiraan. Pero siyempre, kumati ako agad. Binulaga ako siya. At ang buong staff. Pinagkalandakan ko yung kapag ka na pinag-agawa niya. Nicole, Bokbok, kasipin ang bago mo. Come on, we'll get first.
Nagising mo naman ako. Kanina pa ako tumatawag sa'yo, hindi mo sinasagot yung tawag ko. Muntik na ako mo ito sa office mo. Mabuti na hindi mo kasi ang tahan. Kailangan natin mag-usap. Jimmy, tayo ang pinag-uusapan dito. Alam mo, magpapit-chismis na tayo ng lahat ng tao dito sa MBS. Ang tingin nila, ginagamit kita para lang makarating ito sa taas. Ay, sa pareho, hindi totoo yun. Tayo yung ganyan ang mga akin. Meron sila yun. Sa tingin ko, mabuti pa hindi nila tayo makita magkasama para matigil na lahat ang chismis dito. Kaya natayo ko na. So, please. I like you. I think we'll get along. Oh my God! Pinag-aisahan nila. Pinag-lamukha. Sinira nila ang buhay ko. Nawala ang lahat sa akin. Lahat-lahat, Robert. I'll be honest with you. I'm still in shock. Ang hirap i-process ang lahat ng mga sinabi mo sa akin ng araw na ito. Lalo-lalo na kay kaibigan ko si Federico at pati na rin si Lisa naman. Hindi ko naman inaasahan na matatanggap ko pa rin ako pagkatapos ko. Sabi sa'yo ang lahat ng ito. Kaya masundo ko pa, umalis na lang ako. Ito na ang maging natin ang pagkikita ng friend. Rodrigo, sit down. Thank you. Sir, in case gusto makita yung presentation sa ding board meeting, nakahanda lang ito. No. I'm sure it's all fine. Actually, I want to talk to you about something else. About what, sir? Not about what, but who? Si Lisa, ang iyong asawa, at ang iba pang mga naging babae. Guys, pakitapos na yung forms para sabay-sabay ko na ipapasa sa insurance company. Alright. Ba't kasi ang dami naman mga tanong nito? Saan? Tulungan kita, Erica. Ano ba ang babae ko na sa forms? Well, it seems like hindi lang si Lisa ang nagbuwis ng malaki sa pagmamahal ko. Parang meron pang iba na hanggang ngayon, nagsisisi kung bakit nila nagpaloka sa kagamit ko. Tapos so, sino ba sa ibang sinasabi na? Erika, marami ka pa na iwang blanco dito. Pati yung name ng mami mo, hindi mo pa nalalagay mo. Hindi ko alam eh. Hindi mo alam yung name ng mami mo? Hindi naman nagpapalit sa itay. Sa parating sinasabi, patay na daw siya. Kaya nagtatanong naman ako. Bugbog sa kasampal ang inaabot ko, kaya tumigil na ako ng kakausisa. Iyan yun ang blanco yun. So, inaamin mo na meron ka mang sinaksana diba ko? Sir, not admitting anything. Saka, kailan ba naging topic of discussion ang personal ng buhay ko? That's to say, I just have to know what I need to know about my people. Sir, may siya ng trabaho ko. My performance sa MBS is stellar. Even if the partner natin, naging number one under my leadership. There's no one can question the integrity, so. Federico, let's not talk about integrity. Thank you. So, my personal life is none of your business. So, what I don't understand is kung bakit kailangan na naman natin i-feature yung Nicole ngayon sa show. Di ba nasa morning show na siya? She's been featured in the evening news. Tapos na naman, so all about Eve. Why? Alam mo kasi, Juliet. Bila ba sila si Nicole? Alam mo ba? Boom! Yung rating ang taas.
You know what? Diba? I don't think so. Nakakasawa siya. Ako sawang-sawa na ako sa kanya. I'm sure lahat ng tao sawang-sawa na sa kanya. Hindi ako. Siguro, ikaw lang. Kung magaling siya ako, I won't care. But she's not. She's not good. No! I don't care. She's not good. Parang lagi namiyak pagka magre-report. Ano ka si reporter yun? Ang nangyalam niya niya. Ano ba naman natural na yung tao lang yan? Siguro emotional lang yung tao. It's natural. Emotional? How can you be a reporter and be emotional? That doesn't go. Well, we're just human. It's not acceptable. She's not good. Period. Miss, gusto ko nakatira si Kenneth Villarreal. Okay. Ang pakiramdam ko, parang may pinaplano siya laban sa akin. Sir, bigyan lang kayo ng sardinit? Oo. Ano ba? Okasyon. Okasyon? Bakit? Pangalawa ka ng babaeng kaibigan ni sir na pumunta dito. Pangalawa? Opo. Siya, oh. Please welcome my new executive liaison, Mr. Legge. Parang pamukot ang lahat. I never thought that I'd see Katrina again. And of all places, sa MBS pa. I have every right to respect everything. Ma, that's enough. Pag hindi ka na niya kailangan, iiwan ka niya at kakandong sa iba. Hindi ako makapayag na pupunta kang kayo po. Gagawin ko ang lahat mo sa akin ka lang. Akin ka lang! Hindi mo po pagpapalit kahit sa kay Federico. Pagkamuhi at pagkasalamanan ng dami naman sa pangit ko. At sinisigurado ko sa'yo, tagawin ko yung piyaro ng mga